A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Pilate said to Jesus, "Are you the King of the Jews?" Jesus answered, "Do you say this on your own, or have others told you about me?" Pilate answered, "I am not a Jew, am I? Your own nation and the chief priests handed you over to me. What have you done?" Jesus answered, "My kingdom does not belong to this world. If my kingdom did belong to this world, my attendants would be fighting to keep me from being handed over to the Jews. But as it is, my kingdom is not here." So Pilate said to him, "And you are a king?" Jesus answered, "You say I am a king. For this I was born, and for this I came into this world, to testify to the truth. Everyone who belongs to the truth listens to my voice." Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Mayroon daw mag-asawa na nairita na dun sa ligaw na pusa na nag-stay ng matagal na sa bahay nila. Kaya napagkasunduan nilang iligaw din ang pusa sa ibang lugar. So kinabukasan, dinala ni Kuya si pusa sa palengke. Pag-uwi niya ng bahay, nandun na yung pusa. Naunahan pa siya. Kinabukasan, dinala naman ni Kuya si pusa sa kabilang bayan. Ganun din. Pag-uwi niya, nandun na din. Hindi niya mailigaw-ligaw. Kaya sabi ng missis niya, "Ba't mo kasi ayaw ilayo, yung malayo? Yung talaga yung mga kali ay, at mga eskinita ay sala sa laba, sala sa liwa. Nako, kundi maligaw yung pusa ngayon." So yun nga ang ginawa ni Kuya. After some hours, tumatawag na si Kuya kay ate. "Nangumusta, honey? Yung pusa, nakabalik ba?" Sumagot ng malungkot si ate, "Oo eh, nakabalik pa." Pero sumagot nang natutuwa si Kuya, "Ha, talaga? Sige, yung telepono, ilapit mo sa kanya." "Ha, bakit?" sabi ni ate. Sumagot si Kuya, "Naligaw kasi ako. Ihintay ako ng direksyon sa kanya." Yung akala mo, ikaw yung manliligaw, pero ikaw ang naligaw, patay. Sinabi ko po ito sapagkat, sa palagay ko, ang akala ni Pilato, siya ang may kapangyarihan kay Kristo sa ating narinig na ebanghelyo. Ang akala ni Pilato, siya ang may control kay Kristo. Kasi siya yung hindi nakagapos eh. Siya yung mayaman, siya yung may kaharian, siya yung may tauhan, siya yung chinichir ng madla. Pero wag ka. If you try to read between the lines, yung conversation nilang dalawa, parang lumalabas dito'y nililitis siya ni Kristo. Ang may upper hand dito si Kristo, hindi siya. To the point na he will end up, hindi niya alam kung ano ang gagawin kay Kristo. Palalayain ba? Ipapapako ba? Parurusahan ba? Pahagupit lang? Ano ba? Naghugas kamay na lang, di ba? And unwittingly, unknowingly, na-address niya si Jesus as King. Hindi niya akalain yun. Walang nagsabi sa kanya noon. Ayaw nga ng mga Hudyo na tawagin si Kristo as King. Pero ano sabi niya? "Ang naisulat ko'y naisulat ko na." Extend pa natin ha. Kasi yung eksena according to St. John pa rin. Nang-aarestuhin si Jesus. Hindi siya nagtago. Hinarap niya yung aresto sa kanya. At nang tanungin siya, nagpakilala siya. "I am." Uy! In the Old Testament, yun ang paraan ng Diyos ng pagkapakilala. "I am." Kaya yung mga kawal daw, napapitlag eh. They fell to the ground. And they were only able to take Jesus only when He allowed them to. Only after He told His disciples to go para walang may mapahamak dito. So sino ngayon ang may control? Sino ngayon ang may kapangyarihan dyan? Yung mga kawal o si Kristo? Si Kristo! Kahit ano ang mangyari, ano pa man ang sabihin, ano pa naman ang maging eksena, it will end up ayon sa plano ng Diyos para sa Kanya. Kahit nga kamatayan eh. John 10:18. Ang sabi doon,
No one takes my life from me. Sabi ni Jesus, I have the power, I lay it down on my own accord. So kahit yung pagsasauli ng kanyang espiritu sa Ama, kahit yung kamatayan niya, may control siya. Kung kailan niya iyuyukhayok ang ulo niya, kung dito ba, o dito ba, o dito ba, seriously, may control siya. Ang ibig sabihin lamang dito ni Saint John ay, sa gitna ng pagdurusa, sa gitna ng paghihirap, men, hari pa rin si Kristo. May control pa rin si Kristo. Amen? At yun, mga kapatid, ang challenge ng Christ the King, lalong-lalo na sa panahon ngayon, that despite the things, negative things that are happening, we still believe God is in control. God is truly a King. Ito yung pananampalataya na tatandaan po ninyo nung magnanakaw, na habang siya'y naghihirap na at habang si Jesus ay mamamatay na rin tulad niya, ano ang sabi niya? Alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Nasaan ang hari doon? Pero nandun ang pananampalataya niya. Ito yung pananampalataya ng senturyon na habang si Jesus ay nakabayubay sa krus, tunay ngang ito ay anak ng Diyos. Nasa lang Diyos doon? May namamatay pang Diyos? Pero yun ang pananampalataya niya kay Jesus. Madali kasi mag-declare, God is God, He is King, when everything is okay sa buhay natin. Pero paano kapag hindi na? Kung mayroon ka ng malaking problema, ang sakit ay malala na, nalugi na, ang trabaho nawala na, may hinihingi ka, hindi mo makuha, tapos para bang ang nangyayari ay kabaligtaran pa. Hindi kaya katulad ng mga tao dati na ang dare kay Jesus ay, kung talagang ikaw ang Mesiyas, iligtas mo ang iyong sarili, umalis ka sa krus na yan. Ganun din ang banat natin kapag ganyan. Kung talagang ikaw ay hari, iligtas mo kami sa aming krus upang ikaw ay paniwalaan namin. E baka kung ang reaksyon din ng ating Panginoong Jesus ay tulad din ng dati, tahimik lang, hindi kumibo, ano pa man, baka hindi na rin natin siya paniwalaan na hari magpakailanman. Huwag naman. May kukwento ko sa inyo. Kamakailan, mayroon akong sinimulang ipagdasal. Hindi ba sa akin ito? Nakawa ko kasi maraming ugat na pumutok sa kanyang utak. Nakoma. Ilang days na. Umiiyak na ang kanyang mga kapatid, pati ang mga anak. Eh, yung doktor ba naman eh, kulang na lang kasi sabihin, hintayin nyo na lang. In fact, yung anak na nag-aalaga sa ospital, nag-post na sa FB. Ang nakalagay sa post ay, ang hirap pala ng pakiramdam nang may mawawala kang magulang. Totoo, nadidepress na sila. And sabi ko, magdasal tayo. We created the group chat sa Messenger, yung GC na gano'n. Di ba yung may mga videos-videos na gano'n? Sabay-sabay kami magdarasal at 8 p.m. So yun ang ginagawa namin. Yung mga anak, yung mga kapatid. On the 7th day, nagdasal kami. 8 p.m. Ganun pa rin. Steady lang. Minga. Pero walang mga responses. Koma. 10 p.m. Aba, biglang nagri-ring yung phone ko. Yung GC. Pinuksan ko. Naku, nung buksan ko, ang kaba ko. Kasi nakita ko yung mga videos, halos nagkakagulo. May mga umiyak, kumahagulgol. Aba, makakayari. Hanggang sa nakita ko yung video nung pasyente, yung may sakit, gumagano, no? Tapos, ginagalo na yung ulo. Conscious na. At may pakiramdam na. At nagre-respond na. Marinig mo, sabihin ng anak, Ma! Ma! Narinig mo ba ako? Pisilin mo nga yung kamay ko. Pinipisil niya, pinipisil niya. Makita mo, marinig yung anak. Few moments later, sabihin naman nung isang kapatid, Anak, sabihin mo nga sa nanay mo, pisiling ka kung narinig ka. O sige, tita, Ma, narinig mo ba ako? Pisilin mo nga ako. Ha, tita, pinisil ako.
Few moments later, marinig mo, yung isa namang kapatid, Tol, sabihin mo nga sa nanay mo, kung narinig ka, pisilin ang kamay mo. Nay, narinig mo ba ako? Pisilin mo nga yung kamay ko. Tito, narinig ako, pinipisilin yung kamay ko. Gusto ko na sana makisali. Sige nga, sige nga, sige nga, kung natarang narinig ka. Hindi kasi sila makapaniwala. Ako nga natulala, naiyak na lang. Kahit yung doktor ang sabi, eh mala, pinaulit nga yung CT scan eh. Napansin ko, yung anak na nag-post ng hirap pala nung may mawawala kang magulang, nawala yung post niya. So kagabi ko lang, tinanong sa kanya, Brad, di ba may naipost kang ganito? Opo, Father, buried down na kasi ako noon, alis wala ng pag-asa. Sabi ko, parang nawala. Parang nawala doon sa page mo. Sabi niya, totoo, Father? Ikaw ba nag-delete sa loob-loob? Sino pa? Pero sabi niya, Father, kasi naglulo ko yung phone ko, hindi ko talaga alam kung ako. Pero nawala na. Sabi ko na lang, Providence yun. Kasi, ang sinasabi sa'yo ng Panginoon, huwag kang mawawala ng pag-asa, gumagawa ko ng paraan, may laban pa, may pag-asa pa. Amen? 1 Thessalonians 5 verse 17. Ang sabi doon, pray without ceasing. Sabi ni St. Paul, huwag kang titigil sa pagdarasal. Bakit? Para kumilos ang Diyos? Minsan, na-imagine natin yun eh. Minsan, nare-reflect natin yon, na kinakailangan natin mag-pray without ceasing upang ang Diyos ay kumilos in favor sa atin. Kahit naman hindi tayo magdasal, ang Diyos ay kikilos. Ako at ang Ama ay patuloy sa paggawa. Sabi yan ng Panginoon, ano pang gagawin niya kundi para sa putihan natin? Bakit tayo mag-pray without ceasing? Upang ang Diyos ay manalo sa demonyo sa pakikipaglaban para sa atin? Kahit hindi tayo magdasal, ang Diyos ay mananalo para sa kabutihan natin. And so yung praying without ceasing na yan, hindi para sa Diyos, kundi para sa atin yan. Ang sinasabi ni St. Paul dyan, do not stop believing. Kapit lang, laban lang, dasal lang, sapagkat ang Diyos ay may ginagawang paraan. May ginagawa siyang paraan in the first place upang iiwas ka sa problema ngayon. May ginagawa siyang paraan upang malampasan mo yan. May ginagawa siyang paraan upang magdulot pa rin sa iyo ng kabutihan maging ang problema ngayon. And so He is there before, during, and even after your problems, for He is Lord and King. In every time, in every way, in everywhere, in every matter of your life. Ang sabi sa ating second reading, I am the Alpha and the Omega, ang simula at katapusan ng lahat. Sakop niya ang lahat sa buhay mo. Walang mangyayari sa buhay mo na hindi conscious o hindi aware ang Panginoon dito. Ang sabi niya, yung paglagpak ng maya, anumang mayang nawawala ngayon, anumang mayang namamatay ngayon, alam niya, maging ang mga buhok mo, yung bilang alam niya ang pinagdaraanan mo, alam niya ang problema mo, pati ang mga pangit na nangyayari sa buhay mo at sa pamilya mo. Kung ito ay sakop niya, hindi kaya siya gagawa ng paraan upang ito ay mapaganda at maayos pa. Kapatid, basta huwag kang mawawala ng pag-asa. Ang tanging role talaga natin, gawin kung ano makakaya natin. Pero, ang pinaka magagawa pa natin bukod doon ay ang palakasin ng pananampalataya natin. Sapagkat yun ang mas mag-encourage sa Panginoon natin na lumaban para sa atin. Ito sanang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Jesus is King even in the midst of our suffering. Ilagay natin ang ating kanang kamay.